Kumusta mga kapatid? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Sino ang mga unang tao na nanirahan sa Pilipinas, saan sila nanggaling, at ano ang nangyari sa kanila? Ang mga katanungang ito ay mahirap masagot. Ayon sa pag-aaral, may mga lumalabas na theory patungkol sa pinagmulan ng tao sa Pilipinas. Halina at ating alamin mga kapatid kung ano-ano ang mga theory ng mga archaeologists na siyang pinaniniwalaan na makakapagbigay linaw sa mga misteryosong pangyayari noon. Pero bago ang lahat, maaari po ba mga kapatid na kayo ay mag-subscribe sa aking channel and hit the notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod na video ko. Maraming salamat po. Ngayon, ay atin ang ipakilala ang taong nasa likod ng teoryang pandarayuhan patungkol sa Pilipinas. Si Henry Otley Byer ay isang Amerikanong antropologo na nagsasabi na ang mga Pilipino ay nagmula sa tatlong pangkat ng tao na dumating sa Pilipinas mula sa iba't ibang panig ng Asya. Ito ang Negrito, Indones at Malay. Ang mga Negrito ang bumubuo sa mga pinakamatanda o sinaunang mga nabubuhay pang grupo sa Pilipinas. Tinatawag ding mga pygmy o pygmy, mga maliliit na tao, at mabababa ang tangkad kaysa mga pangkaraniwang mga Pilipino. Namumuhay pa rin sila sa pamamagitan ng pangangaso, pangingisda, at pagtitinda ng mga produktong mula sa kagubatan. Matatagpuan sila sa mga panloob na bahagi ng Luzon, Panay, at mga pulo sa Mindanao. May dalawang pangkat ng mga Indones ang unang dumating sa sinaunang Pilipinas. Ito ay ang una at ikalawang pangkat. Unang pangkat. Nagmula ang mga unang Indones sa Timog Silangang Asya. Maputi ang kanilang balat, balingkinitan ang katawan, makitid ang hugis ng mukha at may malapad na noo, may kalaliman ang mata ngunit matangos ang mga ilong. Mas makabago ang kanilang kalinangan kung ihahambing sa mga Negrito. Nagtayo sila ng mga bahay na may hukay sa lupa o nasa tuktok ng mga puno. Marunong silang pumana, mangisda, magkaingin at niluluto nila ang kanilang mga pagkain. Pinaniniwala ang ninuno sila ng mga ilonggo ng Sierra Madre at ng Caraballo. Pangalawang pangkat. Kaiba ang pangalawang pangkat ng mga Indones sapagkat may team ang kanilang balat, malapad ang mukha, makapal ang labi, malaki ang panga, malaki ang ilong, bilugan ang mga mata at malaki ang mga katawan. Nagmula sila sa tangway ng Indochina at gitnang Asya, at tumira sa mga baybay ng Luzon. Mas maunlad ang kanilang pamumuhay kaysa naunang pangkat. Pinaniniwalaan sila ang gumawa ng hagdan-hagdang palayan ng Banawe. Mga Malay ang tawag sa mga pangkat etnikong Austronesyo. Sa Pilipinas, sila ang mga ninuno ng mga naging Bisaya, Tagalog, Ilocano, Moro, Bicolano, Kampampangan, mga Pangasinansi, Ifugao, at iba pa. Tumira sila sa Pilipinas ng 100 hanggang 200 na taon. Ang mga armas nila ay itak, kris, balaraw at lantaka. Pero bago ang lahat, maaari po ba mga kapatid na kayo ay mag-subscribe sa aking channel and hit the notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod na video ko. Maraming salamat po. Sa mga susunod na video ko po ay ipagpapatuloy ko pa rin ang ibang mga teorya. Sana sa pagbabalik ko mga kapatid ay nariyan kayo at handang makinig muli. Hanggang sa muli mga kapatid. Maraming salamat.